Malamang karamihan sa atin ay nagtataka kung bakit takot na takot ang mga Dilawan at mga oligarko dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa na makaupong muli ang isang Marcos bilang pangulo ng bansang Pilipinas. At ginagawa nila ang lahat ng kaparaanan upang wag maluklok muli ang isang Marcos sa mataas na pwesto sa Malacañang. At mababakas natin ito sa pahayag pa lamang ng kanilang kandidato. Natin ngayon, hindi lang yung pagbabalik ng anak ng diktador, pero ang nilalabanan natin ngayon, masamang pamamahala na siya yung nagiging sanhi na mga problemang pinagdadaanan natin ngayon, yung bulok na klase ng politika na paulit-ulit nangyayari sa atin. Mga kasangga, kung interesado kayong malaman ang mga dahilan kung bakit ayaw ng mga Dilawang ito na maupong muli sa pagkapangulo ang isang Marcos, hali kayo, samahan niyo ako at ating tatalakayin ang mga kadahilan ng... Ito ang mga totoong dahilan kung bakit ayaw nilang maging presidenteng muli ang isang Marcos. Number 1, lalabas ang katotohanan tungkol sa Global Debt Facility ng World Bank at IMF na ito pala ay property ng Pilipinas na sinet up ni Marcos para sa lahat ng mga Pilipino. Number 2, mai-implement ang Marcos Humanitarian Program sa Pilipinas. Magpapatayo ng mga libreng pabahay para sa mga Pilipino at iba't iba pang programa na magiging dahilan ng pagkawala o paghina ng negosyo ng mga oligarkong nagpapabayad ng house and lot sa malalaking halaga. Number 3, magpapatayo ng mga sariling pabrika, bubuksan ang mga plantang nuklear, magpapagawa ng mga dam at hydro energy facilities, mga ultra-modern infrastructures tulad ng mga bullet train at iba pang mga technological advances na kung saan hihina ang negosyo ng mga dayuhan sa Pilipinas na kasabwat nilang nakikinabang sa mga pang-aalipin sa mga Pilipino. Number 4, ipamimigay sa mga magsasaka ang mga lupaing pangsaka at agrikultura. Hihina ang pag-angkat ng mga bigas mula sa ibang bansa dahil tatangkilikin ang sariling produksyon sa bansa na siya namang ikalulungkot ng mga negosyanteng oligarko na kasosyo ng mga dayuhan. Number 5, pati mga tribal groups ay pag-aaralin ng libre mula elementarya hanggang kolehiyo kasama ang lahat ng mga Pilipino maging sa mga syudad kahit wala pang matrikula. Number 6, hihina ang kita ng mga business owner sa Makati na pinaghaharian ng mga elitista dahil sa magiging fully sustaining ang bansa dahil sa regular na pagre-release ng trilyon-trilyong pondo mula sa mga interest ng mga ginto ni Marcos na lumaki ng lumaki sa loob ng mahigit 60 years mula noong 1950 hanggang sa kasalukuyan. Number 7, lalakas ang value ng Philippine Piso dahil magiging gold backup ang pira natin at hindi na tayo de-depende sa US dollar kung saan wala naman itong backup na ginto. Mapipilitan ang Federal Reserve na magdeklara ng bankruptcy dahil mahihigitan ng value ng Philippine currency dahil sa value nito na may katumbas na ginto. Kung magkakataon, babagsak ang lahat ng bansa at ekonomiya na nakadepende sa dolyar at hihina ang value ng stock market at mapipilitan ang iba't ibang bansa na makipag-tie up sa Pilipinas dahil mawawala ng value ang kanilang mga currency na back up ng debt o utang imbis na ginto. Number 8, natatakot sila na ma-implement ang last will and testament ni Marcos dahil wala nang maghihirap na mga Pilipino at mawawala ang oligarchy system sa Pilipinas kasi pantay-pantay na. Wala nang elitista
at wala na ring squatter kundi lahat ay magiging totoong maharlika sa pamumuhay. Number 9. Mawawalan ng kapangyarihan ang mga banyagang naghahari-harian sa mga lupain ng bansa. Number 10. Babawiin ang lahat ng property ng gobyerno na pinagbibinta ng mga Aquino at Ramos sa mga elitistang mayayaman tulad ng electric and water firms. At dahil dito, baka pati kuryente at tubig ay wala ng bayad, na kung meron man ay napakaliit na lang na for maintenance purposes na lang. Number 11. Malalaman ng buong mundo officially na ang lahat pala ng bansa pati Amerika ay umaasa lang sa ginto ng Pilipinas, dahil alam nila na ang Central Bank of the Philippines ay ang de facto central bank sa pagre-release ng fund for welfare of the nations. Number 12. Mapatutunayan na lahat ng mga akusasyon sa mga Marcoses patungkol sa sinasabi nilang ill-gotten wealth ay hindi naman totoo, dahil sa pagsasapubliko ng huling habilin at testament ni Pangulong Marcos. Number 13. Magiging mas makapangyarihan ang Pilipinas kaysa sa Amerika at pati mga karatig bansa nito sa Timog Silangan at sa Asia, at hindi na dedepende sa dolyar kundi sa Philippine currency na. Number 14. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay papailang lang na parang agila sa sobrang taas sa pamamayagpag, na kahit walang foreign investors or external trading na magaganap ay hindi maghihirap o babagsak ang ekonomiya ng bansa, dahil magiging self-sustaining na ito kapag binuksan na ang wealth for humanity, kung saan 70% nito ay pakikinabangan ng lahat ng mga Pilipino. Ayun ang mga dahilan kung bakit ayaw ng mga Dilawan na maupo muli ang isang Marcos bilang presidente ng Pilipinas, o sa madaling sabi ay ayaw nila na umunlad muli ang bansang Pilipinas at tayong mga Pilipino. Mercury, kasing emot mo si Lenny, Noynoy, Marat Alejano, Montibero, Trillanes, lahat kayo, halimango, kaya di umuunlad ang bansa dahil sa inyo, mga p***o. Di ako si Atty. Gadon, pero p***ak ina nyo, mga pupo.